Sa pinakahuling biosurveillance report ng Department of Health, may 17 pang kaso ng Omicron subvariant XBB.1.16 o mas kilala sa tawag na Arcturus ang nadetect sa higit 200 sample na sinuri ng UP Philippine Genome Center noong May 15 hanggang 19. 7 sa mga bagong kaso ay natagpuan sa Western Visayas, 5 sa Davao Region, 2 sa Metro Manila at tig-isa sa Bicol, Central Visayas at Mimaropa. Bukod dito, may 25 ring bagong kaso ng XBB.1.5 na variant of interest at 10 kaso ng XBB.2.3 na isinama sa listahan ng variant under monitoring ng World Health Organization noong May 17 dahil sa global prevalence at pagkakadetect nito sa maraming bansa. Ito'y bagamat wala pang sapat na impormasyon kung may lubhang pagkakaiba sa orihinal na Omicron variant. Sa ngayon, may 21 kaso na ng XBB.2.3 sa Pilipinas. Ayon kay infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante, ipinakikita lang ng pinakahuling report ng XBB sublineage ang nasa likod ng kasalukuyang community transmission ng sakit. The implication there is that even with a low number of samples and you have a dominant XBB lineage, then that only tells us that there is really a vast community transmission of the XBB at this point in time. And I think this is the one, as we always believed in the past, that if there is a new variant of interest, you have to collate also if the cases are going up. Ayon kay Dr. Solante, kasama sa dahilan ng pagdami ng kaso, ang mobility o ang paglilibot ng publiko dahil sa panahon ng summer o bakasyon. COVID is still with us. The fact that cases are going up, we need to tell the people, everyone, protect ourselves by wearing the face mask, especially the vulnerable population. These are the population that we're seeing now in the hospitals having moderate or even severe COVID. And then second, for those who has not yet received their second booster, then we should encourage them. Nauna nang sinabi ng DOH na maaantala ang pagdating ng mga donasyong bivalent vaccine dahil may mga kailangan pang permit na dapat asikasuhin. Sinisikap ng ahensya na matanggap ang mga bakuna sa katapusan ng buwan o sa susunod na linggo. Willard Cheng, ABS-CBN News.